mahigpit ng preno ko. Hindi ako makalis. Ano na kaya yun? Bakit? Napakahigpit ng preno ko. Ayan. Teka. Ano ba yun? Ah. Nayupi. Ay nako. Kung kailan naalis ako. Hindi ko nakita ito. Bukit sanggala. Ay nako. Hindi naman ito ganito. Dahil na naman. Dalawa. Ay, isa lang pala. Pusang gala. Ay, nako. Sira, sira. Wala dito. Preno lang. Yun pala yung tornillo ng sprocket. Bad trip talaga. Ngayon ko lang nakita ito. Ah, buto. Ano ko, tinatulog pa naman ako gumawa ng motor. Ko dito. All right, what is up mga idol, no? Hindi nga natin inaasahan yung nangyari sa ating motor. Bayan. Talagang hindi ko alam yun mga idol, no? So, totoo lang magmumotor dapat ako ngayon, pero bakit ganun nga yung nangyari? Bayan, wala talaga ako sa sarili ko. Parang hindi ako makapaniwala na bakit ganun. Hindi ko alam, hindi naman yan sira kasi nung pinark ko kanina. Nasa mindset ko talaga, nagmamotovlog ako ngayong araw na. Tsaka sinet ko talaga yung lakad ngayon para sa motor na yun. Pero nung nilipat ko kasi yun kanina, hindi yun ganun eh. Kaya nakapagtaka lang kasi ewan, parang naiewan tuloy ako. Parang balisang balisa ako. Alam niyo yung feeling mga tol, no? So sa mga may motor dyan, pag biglang may sira na ganun, hindi inaasahan, talagang nakakadismaya, nakakadisappoint. Sana maintindihan niyo ako ngayon, kaya magsasakyan muna tayo kasi hindi naman talaga ako lalabas. Siyempre, ang walang lakad pa rin. Kaya, siyempre, sasama ko na rin kayo sa lakad ko habang nag-drive ako. So, hindi ito motovlog mga idol, no? So, kung nagtataka kayo bakit nagsasalita pa rin ako behind this steering wheel, and yes, naka-helmet pa rin ako dito kahit mukha akong ewan dito. So, feeling racer muna ako ngayon. Iniisip ko kasi mga tol, no? So, bakit sa tinabi namin ng araw na wala akong ginagawa, bakit ngayon pa masisira? Alam niyo yun, tapos yung pupuntahan pa natin is magbabayad ako ng kuryente. Remember the last vlog mga idol na yung nagbumili tayo ng pyesa? Yun lang kasi yung bukas na pyesa dito sa bayan natin mga tol, no? So hindi ko alam kung mayroong ganong pyesa. Sa halip na tatanggalin ko na kasi bago ko umalis kanina, eh hanggang alas 11 lang kasi yung ano, babayaran ng kuryente. Magbabayad ako ngayon mga idol. So it's 9:45 na. So hindi ko alam kung mahahabol ko pa, kaya kailangan ko ng bayaran. So either sa susunod na lang ako bibili, kasi hindi ko pa alam eh eksaktong sukat nun eh. Hindi ko alam kung ano sira eh. Kaya nakainis talaga. Kala ko kasi kanina ano lang preno, kasi nung una parang may kumakapit. Hindi ko, nasiisip ko lang, hindi ko sinasabi. Although naka-record na ako noon. Tapos parang nakakalso. Tapos bakit pa ulit-ulit? Tapos nakita yung Logan ko pa yung preno, kasi nag-adjust ako noon eh. Na-adjust ko yung ano, yung switch ng brakes para sa stoplight natin, yung tawag dito, yung humihilang ganon para mag-milaw yung stoplight natin. Kasi na-adjust ko nga. So humigpit, either siguro maluwag, ay masikip lang, ganon. Kala ko kumakapit yung preno. Pero, no, pagdating nung mga sumunod na moments,
putik, parang kakaiba, parang sobrang higpit, parang talagang kinukontra ako ng ano, tadhanang makaalis. So yun, sinilip ko. Shems, hindi ko alam ano, sira ang first time yung nangyari sa akin. As in, kita nyo yung isang sprocket, diba apat yun, yung sa isang tornilyo ng sprocket na alin sa likod na yupi, parang kumalso dun sa swing arm. So kakalso siya sa harap, tapos pag umikot sa likod, kakalso naman sa likod. Pag pumunta sa harap, kakalso naman sa harap. Ay nako, hindi ko alam gagawin ko doon. So na-stress talaga ako, so mag-chill ride muna tayo. Pinagpapawisan pa rin ako talaga dito sa loob ng sasakyan, mga idol. Kahit naka-helmet ako, naka-aircon na, pero syempre, iba pa rin pag alam natin yung motor natin na walang kadanyos-danyos, walang kasira-sira. Syempre, makakatulog tayo ng mahimbing. Alam nyo yan. And ay nako. So ito na naman tayo. Kanina pa ako nasa kwarta. Talagang wala ako sa sarili ko. Ay nako, na-stress ako talagang. Nalulungkot ako. Sorry muna mga tol, no. So ito muna yung vlog natin. Although POV pa rin naman. Yan ang daming mga trucks. Although POV pa rin naman. Talagang ito muna yung maibibigay kong video sa inyo mga tol. So pagpasensya nyo muna ako kahit hindi muna motor. Kita niya na yung motor. Talagang hindi ko talaga alam. Sorry. So gagawin natin ang paraan yon. Gagawin natin ang paraan kung ano yung dapat natin gawin. Siyempre, para maayos na. Today is May 14 na. So malapit na rin siguro ma-lift yung ano, ECQ. Magiging GCQ na. Kasi May 15 na bukas. So hindi pa natin alam kung ano yung mga changes na maaaring mangyari sa ating kapaligiran. So depende na rin sa ano, sa mga local government units kung ano ba talaga ang mga dapat gawin sa inyong mga lugar. Syempre, kailangan nating sumunod pa rin. So although nakikita ko sa ngayon parang unti-unti na rin bumabalik yung ano, yun, mga nabubukas na establishments, mga kung ano-ano dyan. So dito muna ako sa bahay mga tol, no? So magbabayad na rin ako ng bill namin kasi dalawang buwan na kaming walang bayad na bill. Kahit di pa kami pinuputulan. Buti naman di kami pinuputulan kahit papaano. Kasi syempre, ang init-init tapos wala ka ng kuryente. Ano pang mangyayari sa'yo, di ba? So tuloy-tuloy lang tayo. See you later. So yun mga tol, no? Nakabayad na ako ng kuryente namin. Oh, dalawang buwan. Ayan, dalawang resibo. Kaya huwag nyo ipunin yung mga bill nyo. Mahal-mahal ng bill namin ngayon. So pati rin dito sa probinsya parang meron ding increase ng minimal. Lalo ngayon napapadalas yung pag-aircon. Syempre sa sobrang init. Syempre mas pipiliin ko naman yung mag-aircon kaysa yung maghingalo ka sa sobrang init. So buti na lang din yun. So prevention is better than cure. Kung wala namang aircon, maraming sources kung masyado kayo naiinitan ngayon mga tol. So pwede kayong mag-electric pa ng dalawa or lagyan nyo ng ice, magbabagay sa tubig. Pero make sure na malinis naman yun, sanitize yung mga ginagalawan natin, syempre. Cool ka na, malinis ka pa. So, ganun lang yun mga tol. Ewan ko, talagang balisa pa rin ako. Hindi ako makapaniwala, hindi ako nagmumotor ngayon. As in, so, bukas pa rin yung shop kanina. And yun nga, bibili nga sana pala ako ng tuti mga tol, no? So, talagang wala ring tuti. Ano ba yan? Tinignan ko yung ano na estante nila. Walang tuti, walang langis, as in, ubos. As in, wala talaga silang panindang ganun. Ewan ko bakit ganun. Iba yung araw ngayon. May magandang nangyayari, may hindi rin magandang nangyayari. O ganun talaga siguro. Life must go on. We should take it in a positive way. Ika nga mga tol. O syempre, enjoy lang natin buhay natin. So, tiis-tiis na lang mga tol. No? Konting pakikisama na lang. Huwag kayong mababagot sa mga bahay nyo. Alam ko, halos wala na kayong magawa sa bahay nyo. Minsan na nga lang ako mag-upload. Tapos mga gantong klaseng video pa. Pero pagpasensya nyo muna ako mga tol. Bawi na lang tayo pagkatapos nitong ECQ. And I'll make sure na magsasatisfy kayo sa mga videos natin. So kahit ako, hindi ko alam na nung content to. Kaya pagpasensya nyo muna ako mga tol, no? So maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta, sa mga nagla-like, sa mga nagsishare, pati na sa mga nagko-comment dyan sa ano, YouTube channel natin. So very much appreciated mga tol. Mahal na mahal ko kayo. Keep in touch lang mga tol para naman ano, chill lang tayo. So the more interactions, mas masaya kasi, no? Although hindi naman ako kasing perfect ng iba na talagang user ng RXT. Meron at meron din akong flaws na talagang hindi ko rin alam, or should I say talagang hindi ko pa nalalaman kasi syempre hindi naman ako sing expert ng iba. Pwede naman natin yung matutunan. So by the help of others, syempre humihingi pa rin ako mga tulong sa inyo para lang chill tayo, friends tayo, syempre.
tutulungan nyo ako, tutulungan ko rin kayo, syempre. Oh, what I mean. Malapit na tayo makauwi. Tuloy-tuloy na, meron ng mga ano ngayon, meron ng gumagawa ng construction, meron ng tuloy-tuloy pa rin ng agribusiness farm. Tapos tuloy-tuloy pa rin ng buhay, mga idol. Tapos bukas na rin ng ano? Bukas na rin ng tawag dito. A construction supply, should I say, yan. Kasi alam ko maraming manapektuhan dito kasi marami sa atin yung mga umaasa sa araw-araw na kita. Hindi naman natin masisisi kung anong meron sa trabaho nila. Much important is meron at merong pangtustos, lalong-lalo na sa pang-araw-araw na pagkain. So magandang adhikain yun. So sana tuloy-tuloy tayo at ma-enhance natin yung buhay natin kahit ganito. So we should be resourceful lang at thankful pa rin dahil nakakain tayo araw-araw. Syempre, pasalamat tayo sa blessings natin. Konting tiyas at lagi lang tayo mag-pray, no? So relax lang muna sa bahay niya, mga tol, dahil malaking tipid pag ganito, hindi tayo nakakalabas. Aminin natin sa sarili natin, sagana tayo sa pagkain sa bahay, sagana tayo sa ayuda, magpasalamat pa rin tayo, lalong lalo sa mga LGUs. So keep in touch, mga tol, no? Like, share, comment, subscribe, hit yung bell para update and notify sa mga latest video. Sige, salat na subscribe. Mayupay talaga siya. Ay nako. So pasok na tayo. Mahal ang bill ngayon. Mabot ng 5,000.